Magandang araw sa inyo mga kalaga. In today's vlog ay gagawa tayo ng aquarium setup. Kung nandito ka sa video na ito dahil gusto mong makakuha ng idea about paano gumawa ng aquarium setup, so para sa yung video na ito. So bago ang lahat mga kalaga, nais ko lang pasalamatan kayo mga subscriber na patangkilik sumusuporta sa channel ko. So shout out muna tayo, no? So shout out nga pala kay Aldrin Daob at saka kay Tonto na pumunta dito. So shout out sa inyo, bro. Then kay Mio Saraspe at saka kay Jeric. So shout out din sa inyo na pumunta dito. And then mga kalaga, support local tayo, no? Dahil may pa-geo si Elmer Labor Jr. sa yung pinamagatan na Gorilla is Out Grooming Challenge. So for more information, just message si Sir Elmer Labor Jr. At isa din para mga kalaga ay si Jeremel Dingil na pinagmagatan niya ang kanyang grow out na chubby grow out. So maganda din yung mga inclusions niya sa pag-GO niya. So sa mga dagdag katanungan ay please PM or message si Sir Jeremel Dingil. So ayun na mga kalaga, gagawa tayo ng aquarium setup ngayon, especially sa Rancho. So ayun, pinakauna-una talaga natin gawin ay yung aquarium stand. So stand talaga yung pinaka-importante. Then pagkatapos is yung aquarium, then yung sump filter, at saka ayun, mga pipinturahan pa natin para may makuha ka na idea. So please watch this. So magandang umaga sa inyong mga kalaga. So ang una natin gagawin ay gagawa ng aquarium stand. So stay tuned. So ayan mga kalaga, tapos na natin i-cut. So welding na tayo, prepare ko na yung machine. Let's go! Sa inyo mga kalaga, so day 2 natin ngayon sa ating aquarium setup, no? So ito, ayan ang mga kalaga. So pipinturahan na lang natin. Ayan, nalinisan ko na yan. Ayan, so pipinturahan na lang natin mga kalaga. So lagay ko muna doon sa papabilad ko sa araw para madaling matuyo. So ayan, let's G. So ayun mga kalaga, tapos na nalagyan or napinturahan ng black epoxy primer yung nilagay ko, no? So yung plano ko mga kalaga is lalagyan ng green color na paint yung acrylic para bago tingnan, no? Para mas maganda tingnan. So ayun lang, antay-antay lang tayo na matuyo ito, then magpintura naman tayo. So tuyo na mga kalaga, pipinturahan natin ang kulay green. Let's G. So ayan mga kalaga, tapos na pinturahan. So antay-antay na matuyo. So ang next natin na gagawin, see on the next day, no? Dahil gagawa tayo ng aquarium. So bibili pa ako mamaya or bukas ng glass. So kita-kits mamaya. Kita-kits next day pala.
Magandang araw sa inyo mga kalaga. So day 3 natin ngayon sa aquarium setup. Ito yung nabili ko na glass mga kalaga. So bagong bago yan. Kahapon ko lang yan nabili for our sump filter. Ayan. So dito yung aquarium natin. Then ito yung flooring mga kalaga. Ayan. So dito ang unahin natin is dito sa taas yung aquarium talaga. Tapos susunod yung sump filter. Then naka-prepare na ako, nag-cut na ako ng styro for our aquarium and sump filter. Ayan, so let's G. Dahil gagawa na tayo ng aquarium. So ayan mga kalaga, nagawa na natin yung aquarium natin na 48 by 18 by 12. So ayan, so yung next natin na gagawin is yung sump filter natin na 36 by 12 by 12 na 4 chamber. Dito natin dito ko gagawin mga kalaga, no? So kasi nahihirapan ako dyan. So let's G. Yun mga kalaga, tapos na yung sump filter natin na 36 by 12 by 12 na may 4 chamber. Ayan, so tapos na din yung aquarium natin. So ito yung ginawa ko mga kalaga for my para dito sa bottom drain natin, kasi bubutasan pa natin dito. So antay-antay pa ako sa Shopee kung kailan yun ma-deliver dito sa bahay yung pang butas dito. Yan, then lagay ko na lang dyan pag matuyo na tong sump filter mga kalaga dyan. So ayun mga kalaga, kita-kit sa day 4, no? So bye bye. Magandang araw sa mga kalaga. So day 4 natin ngayon para sa ating aquarium setup. So ayun mga kalaga, bubutasan natin dito. Ayan, para bababa na yun dyan. So meron na akong PVC dito. Ayan. Tapos, nandito yung adapter natin para sa 1 inch na size ng PVC pipe. Ayan, so female at saka male na yan. Then ito yung pambutas natin na dumating lang kanina yung order natin sa Shopee. So that's G. So ayan mga kalaga, kahit maulan, so tuloy pa rin tayo. Ayan, so bubutasan na natin dito mga kalaga. Nakulob na ako na. Ara. So let's G. So ayan mga kalaga, nailagay ko na yung bottom drain natin. So ilalagay na lang natin tong glass. Ayan, para dyan, para maging parang sump filter siya, no, kumbaga. So ayan lang, let's do this. Oh,
Ayan ang mga kaalaga, tapos ko nang nalagyan ng bottom drain. So nalagyan ko na din ito ng glass, parang sump filter. So dito mga kaalaga, ayan, dyan sa baba pupunta yung dumi, tapos paakyat dito. So kaya nilagyan ko rin ng ganito para pantay. So mukhang experiment, medyo experiment ito, no, kasi nakikita ko to sa baba, pero hindi ko alam kung medyo lagpas ba yung glass nila dito, pero sa akin hindi, pantay na lang sila para dito din yung tatakbo yung mga nasa ibaba na tubig. Ayan, tapos dito yung sa iba, sa ilalim yung mga dumi ng isda. Then pagkatapos, ayan, bagsak na yan siya dito mga kaalaga. So bukas ko na lang lagyan ng PVC at saka yung elbow, kasi hindi ako nakabili ng elbow. Then pipinturahan ko pa ito mga kaalaga dito lang sa flooring niya. Ayun. So, ayun mga kaalaga, kita kits bukas, no, sa day 5 natin. Magandang araw ulit sa inyo mga kaalaga. So, day 5 natin ngayon para sa ating aquarium setup. So, let's G. So, ayan mga kaalaga, naipinturahan or Pylox yung gamit ko. So, may kulay green diyan na PVC pipe at saka yung mga elbow. So, ito pinakulog ko na. Kulang ko lang sa Tagalog yun, pati haya or ano. Basta ganun. Tapos ito na yung Pylox na hindi match yung color, pero ayos lang kasi flooring naman yung kukulayan natin sa aquarium. Ayan, tapos pati ito. Then meron na din akong green tape mga kaalaga, no. So mahilig talaga ako sa mga tape-tape kagaya nito sa itaas para hindi maklaro yung mga watermark. So ito yung mga kaalaga. So ayan, pipinturan na natin mga kaalaga, no. Let's go! Ayan mga kaalaga, green na yung flooring natin. Ayan. So, patutuyuin na lang natin to, then piping tayo mga kaalaga. Ayan, so inaantay ko na lang yung submersible pump ko din. Ayan, so green na green na yung aquarium setup natin. So, konting-konting na lang, then filter media. Ayan na lang mga kaalaga. Tuyo na yung napinturahan natin or na spray natin na flooring. So, babaliktarin ko na mga kaalaga. So ayun mga kaalaga, mga nagandahan ako kasi green na yung flooring natin. Then lagyan na natin ng tape. Yan. Ayan mga kaalaga, maganda naman tingnan, no. Ayan, meron natin yung green tape. So, tingnan nyo. So, filter na lang kulang at saka submersible pump mga kaalaga. So, bukas na lang siguro yun. So, at least may natapos tayo ngayon. So, piping tayo bukas. Then, lagay tayo ng submersible pump. Then, yung outlet niya dito. So, ayan lang. Kita kits bukas, no. So magandang araw sa mga kaalaga, day 6 natin ngayon sa aquarium setup. Ayun mga kaalaga, na-cut ko na to. So pipinturahan na lang natin mga kaalaga. Ito yung submersible pump natin na A3000. Yan, green na green. So yung mga blue is kukulayan natin yan ng green. Ayun mga kaalaga, so ito yung spray paint natin, no? Yan. So yun na, let's G. Kasi pagkatapos ito, hindi na tayo maglalagay ng filter media, then try natin. So yun na mga kaalaga. So yun mga kaalaga, napinturahan ko na. Ayan. So antayan na lang natin matuyo ito, then install na natin. While waiting mga kaalaga, so install muna natin tong dito sa bottom drain natin. Ayan.
Ayan mga kalaga, na-install ko na. So, ngayon, ito yun. Install na din natin yung mga submersible pump natin para dito. So, ito mga kalaga, tuyo na siguro to. Yan, tuyo na yan. Okay na. So, install na natin to mga kalaga. Yan, ito yung para sa filter ko yung bugahan. Yun. So ayun mga kalaga, ito yung last part natin. Lagyan na natin ng tubig. So lectis tayo, no? So hindi ko muna lalagyan ng filter media. So ayun, yung ipapakita ko lang sa inyo is paano ko nagawa itong aquarium setup ko. So ayun lang, lectis muna tayo mga kalaga, no? Mga kalaga, nilalagyan ko ng tubig. So, antay-antay na lang tayo mapuno hanggang dito. So, papanda rin din agad natin yung aqua speed natin. Yun. Malapit na mapuno mga kalaga. So, babagsak na yung tubig sa ilalim. Sa under sump natin. So, antay-antay na lang natin. Yun. Yun. Mabagsak mga kalaga. Ganun, tingnan natin dito. So ayan na yung tubig. So antayin na lang natin mapuno dito mga kaalaga. Kaalaga, isasaksak ko na. May extension wire na ako dyan na nailagay. Ayan, so saksak na natin itong A3000 natin. Yun. Ganun, tingnan natin dito. So ganun pala mga kaalaga. Yun. So ganun yung setup natin. Yan, oh. So okay naman. So far so good. Tapos na pupunta doon ng tubig, then bababa naman doon. Yan, so kulang na ng filter media. So ito mga kalaga, napuno na yan lahat na. So lagyan na natin ng anti-chlorine mga kalaga. Yan, so 60 gallons ito mga kalaga. So yung nilagay ko kasi 10 gallons per tablespoon daw. So ayun, lalagyan natin ng 6 na tablespoon. Ayan. So ayun mga kalaga, hindi natin papatayin yung sub pump natin para ma-circulate yung tubig. Sa wakas mga kalaga, tapos ko na na-install lahat. So ayan, yung aeration natin mga kalaga. Ayan, so temporary muna yung ito mga kalaga, no? Papalitan ko yan. So andun, papunta dun yung tubig. Tapos may nag-sigup din dyan. Ayan, pakyat. Then bababa dito, lagyan ko na yan ng mga filter media. Bukas siguro, ayan. Ayan, akyat doon, tapos buga naman dito. So ayun lang mga kalaga, maraming salamat sa inyong suporta, no? So don't forget to like, comment, and subscribe na din kayo. So ayun lang mga kalaga, abang-abang sa next vlog, no?